Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. This is Headquarters Philippine Guardians Brotherhood Incorporated. Reference NR NACO 2013 to Santiago RMG Ninong Sanchez Jr. President Israel Chapter Israel. Margaret M.G. Alice Gary, President Freedom Fighter Eagle Chapter, Tel Aviv, Israel. Subject, Enquiry, Date, 27 May 2013. Reference, PGBI Constitution and Bylaws. B, PGBI Memorandum Reference, NRPGBI, USIT 12005, Date, July 31, 2012. Reunite and Acknowledgement. Number one, and in above reference, both chapter president failed to comply and I have not received any comment nor reply from both of you. Reason why we have not addressed the main obstacles that divides you. Number two, the Freedom Fighter Eagle chapter from the State of Israel as asserting themselves to be officially recognized by the PGBI National Headquarters. We all know that the so-called PGBI effect was organized by the Sis Margaret M.G. Alice Gary with help of National Capital Region sometimes in 2010 and that they are longing to be affiliated. Number three, with the above statement, PGBI Israel chapter is hereby requested to provide your comments or statement with regard to their officials' entry to the organization. Number four, both leaders and chapters members shall abide by the procedures state. There are issued memorandum and shall follow the proper protocol to gain the chapter recognition. Number five, both chapter president RMG Ninong and MG Alice shall provide their respective statements within 5 days upon receiving this letter. Otherwise, approval of this recognition will be granted without any objection. Disregards, Engineer Milliarden FRMG Mill G. Gamit, NECR representative for the Overseas Chapters PGBI. Pagpasahin mo yung reference nila na inilagay dyan, yung memorandum na dated 2012 yung success. Yan yung ano yun. Na hindi natin nasagot. Memorandum to Santiago M.G. Ninong R. Sanchez Jr., President Israel Chapter PGBI. Alice M.G. Alice A. Garcia, President Freedom Fighter Eagle Chapter Holy Land. Subject, Reunite and Acknowledgement, Date, July 31, 2012. References, PGBI Constitution Bylaws. B. Memorandum, PGBI 05623, date August 15, 2005. Subject, reiteration of the memoranda concerning protocol and chain command. Number one, and on above mentioned references, you are hereby requested to create a healthy and orderly PGBI environment within your areas of responsibilities by uniting your chapter and have a long-lasting reconciliation. Number two, Israel chapter was recognized, PGBI chapter. Therefore, you are requested to acknowledge and allow the entry of chapter Freedom Fighter Eagle chapter Holy Land as they are soliciting the recognition to the PGBI chapter that will coexist within the State of Israel. Number three, for the Freedom Fighter Eagle chapter Holy Land leader, Sis Alice, a former Israel chapter member, is hereby requested to cooperate and work together with Israel chapter leaders, M.G. Ninong, and ensure a peaceful and orderly solution pursuant to our PGBI Constitution bylaws and PGBI Code of Conduct. Number four, list of officers with their address and contact number, incoming chapter chairman's personal data sheet and their complete list of chapter members rosters, which was earlier sent
to me shall be shared in same with Israel chapter as requirement for your review. Number 5, in relation to foregoing, I therefore asking MG Ninong written recommendation and comment as acceptance to their application to be one of newest chapter within the state of Israel and shall guide if FBC XL accordingly. Okay, tapos narinig nyo naman na binigyan tayo ng 5 5 days. Sinagot namin nung ni Rod, Bryce, dito ka Bryce. Sinagot namin ni sa nakalagay din naka-state dito na within 5 days ay sasagutin natin. But alam nyo naman yung trabaho natin dito na hindi tayo basta-basta nakakalabas kung ano. Sinagot namin ni press ito na ano na ito yung sinagot namin sa in-email namin. Ito yung na-email na yan. So, yan ang sinagot namin. Then, saka tayo gagawa ngayon ng resolution at yun na yung na lahat tayo ay mag, kung ano, yung ano yung mga may sasuggest nyo, lahat ay welcome, basta sa pagkakaisa ng, ano, ng grupo natin at saka isa ka sa yung kagaganda ng PTBI dito sa Israel. So, meron kaming niready na memorandum din. So una ay babasahin muna ni Sis Ming yung sinagot namin kay Founder Mills noong Martes. To Engineer Milliarden FRMG Mill G Gamit PEE. Lakas mo, Sis. Representative for Overseas Chapter PGBI. Subject, Acknowledgement Receipt. Date, June 24, 2013. Dear Bro FRMG Mill, greetings in Jesus' name. On behalf of Philippine Guardians Brotherhood Incorporated, Israel Chapter is hereby acknowledged that received your email which is addressed to me, listed herein below. Number 1, Memorandum with reference in RPGBI, October 12, 2005, dated July 31, 2012. Inquiry with reference in RNECO 2013-032. Please accept my apologies for not responding on this said email for the following reason. Number 1, we are working as a caregiver here in Israel, that's why we cannot open our email regularly. Number 2, I wish to inform you that the PGBI Israel chapter is operating democratically, that I need to represent this memorandum to all members of PGBI Israel chapter so that they can also exercise their rights. We have our scheduled regular meeting on June 29, 2013, which is last Saturday of the month, and I promise to answer this memorandum after our meeting on Saturday. God bless and mabuhay ang guardians. Respectfully yours, Santiago RMG Ninong Sanchez Sr. So yung magiging continuation yan na mga brother and sister ay meron kaming prepare dito na resolution at babasahin ni Sis Ming na resolution na according sa constitutional and bylaws natin at saka parang isasagutin natin ito yung isasagot natin sa mga memorandum na natanggap natin. So nandito ini-ready na namin, then kung mayroon kayong mga lahat ng mga comment, suggestion nyo ay welcome. Dahil yung sabi nga natin na nag-operate tayo democratically, lahat ay welcome ng mga suggestion para sa kagaganda ng ating grupo. So nandito, meron kaming ginawang resolution, and then kung agree na kayong lahat, so pipirmahan na natin ito, then ito okay, na yung sasagot natin. So babasahin na lang ni Sis. Ang video karta dyan. Sis, bago mo basahin, paliwanag ko sa kanila yung babasahin mo, na ito'y babasahin mo. Pagbasa nga ako yung magpapaliwanag kung ano yung magiging consequence yan. Sila ako agree. Pros and cons. Okay. O, sige. Okay. Sige. Ready. Excerpt of the meeting during regular monthly meeting of Philippine Guardians. Brotherhood Incorporated Israel Chapter, held today, 29 of June 2013, at Chapter Headquarters, Tel Aviv, Israel. PGBI Israel Chapter, Resolution Number 201301, Reference Number A, PGBI Constitution by Laws, Article 6, Section 32, 4. B, PGBI National Headquarters Endorsement Letter to Philippine Ambassador to Israel. C,
PGBI Memorandum Number 12-1247, Recognition Denial Date June 12, 2012. D. Memorandum PGBI October 12, 2005, Reunite and Acknowledge. E. PGBI Reference NR in ACO 2013-033 Enquiry. Whereas the officers and members of Philippine Guardians Brotherhood Incorporated, Israel Chapters held a meeting today, 29 of June 2013 at Chapter Headquarters, Tel Aviv, Israel, resolved and vote on the following matters. Number one, that the Freedom Fighter Eagle Chapter of Holy Land should not be recognized under the leadership of Margaret M.G. Alice Garcia if they will use the Holy Land same label with PGBI Israel Chapter. Number two, that Freedom Fighter Eagle Chapter Holy Land organizers are former officers and members of PGBI Israel Chapter. Therefore, they are should be requested to meet the officers and members of PGBI Israel Chapter for further clarification and queries. Number three, that the Freedom Fighter Eagle Chapter new members with PGBI ID that was issued by the National Headquarters through Muntinlupa Chapter, NCR, should be affiliated as a new member of PGBI Israel to be recognized as an overseas chapter. Number four, Freedom Fighter Eagle Chapter Holy Land are instructed to cooperate to the appointment officers of PGBI Israel Chapter to negotiate with FHL to solve this matter. Number five, that both Freedom Fighter Eagle Chapter Holy Land and PGBI Israel Chapter should be designate officers to coordinate with each other and work for the reunification process of the Philippine Guardians. Brotherhood incorporated all over Israel under one leadership. Where's their officers and members of the Philippine Guardians Brotherhood Incorporated voted for the approval of this resolution presented by the officers and members during monthly meeting on June 29, 2013. So may mga katanungan sa paliwanag natin yung ano ba? So itong ano sa unang sagot natin sa kanila na yung ano natin ito yung sa that the Freedom Fighter Eagle Chapter Holy Land should not be recognized under leadership of Margaret M.G. Alice Garcia if they will use the Holy Land same level with PGBI Israel Chapter. Kasi ang Holy Land at Israel ay isang geographical lang yan na ano, isang lugar lang yan. So parang kung i-recognize sila na Holy Land, parehas tayo ng kalagayan dyan sana. Parehas tayo ng ano. So ang dapat doon ay magpapa-under sila sa atin. Mas mataas yung Israel Chapter. Saka hindi pwedeng magdalawang kasi ang according ay based sa ating constitutional and bylaws sa section 4 article 4 section 32, ang katapat ng overseas ay isang region. Paano ka magkakaroon ng pagkunwari region to, Cagayan Valley? Paano kung magkakaroon ulit ng isang region to na parehas ang ano nila, level nila? So hindi pwede yan. So kung marirecognize man sila, magiging isang probinsya lang sila ng region. Tel Aviv chapter, gano'n. Pwede silang maging Tel Aviv chapter. Jerusalem chapter, Haifa chapter. Yun yung magiging kanyan sa... Hindi pwedeng maging magka-level tayo. Ang Holy Land at Tel Aviv ay isang... ang Holy Land at Israel ay isang tawag sa State of Israel. So hindi pwedeng ma-recognize sila na parehas tayo. Siguro pwede nilang gamitin Tel Aviv but under Israel chapter. Gano'n yan. Tanong ko. So may katanungan dito sa unang sagot natin sa ano? Ako, Vice, magsasalita. Pwede. Doon sa paliwanag ni Vice, dito sa atin sa Israel chapter, kung halimbawang meron na magtatayo na bagong chapter dito, tayo ang kikilanin nilang mother chapter. Kumbaga, sila yung mga anak, tayo ang tinatawag na ama. Sa tuwing may magtatayo ng bagong chapter dito, kailangan nila ng screening mula dito sa atin. Dahil tayo ang original na una nagtayo ng Israel chapter dito. Ngayon, kailangan nila magpa-clearance kung halimbawa na magpapa-marking sila o ano mang gagawin nila, kailangan nilang luman muna sa atin para malaman kung ano yung dapat nilang gawin doon. Hindi yung ipapypass nila tayo. Dahil yan ang nasa doon ng... Kayong tatawagin na...
mother chapter ng dito sa Israel. Lahat ng papel nila dadaan sa atin. No? Okay. Ngayon, yung papasa nilang mga papel para madala doon sa national, okay, founder mill gamit na bilang tumatay yung NIC natin, tayo ang magta-transfer doon sa overseas chapter, hindi sila. Yun ang ibig sabihin. Hindi nila pwedeng i-direct yun doon. Dadaan sila sa atin. Yun yan, yung sana sa article 4 is yung article. So, kailan kaya, kailan mangyayari yan? Napadala natin yun. Ah, kung pipi, kung aprobahan natin yun. Aprobahan mo na sa... Okay, so yung pangalawa, that the Freedom Freedom Fighter Eagle Chapter Holy Land Organizer is former officer and member of PGPI Israel Chapter. Therefore, they should be requested to meet the officer and members of PGPI Israel Chapter for further clarification and queries. Dahil kailangan nila magkita sa atin dahil para mag-clearance din sila. Meron tayong, alam nyo naman na meron tayong mga hinahabol pa sa kanila dati na mga ano. And kailangan nilang, bago sila maging leader, ay linisin muna nila yung mga sarili nila. So, yun yung pangalawa. And then yung pangatlo, yung pangatlo, that the Freedom Fighter Eagle Chapter new member with PGPI ID was issued by National Headquarters through Mountain Lupa Chapter, NCR, should be affiliated as new member of PGPI Israel Chapter to be recognized as overseas chapter. Kasi yung mga bago nila, hindi naman sila recognized na overseas chapter. Ang gamit, ang pag nagpipirma sila ng form, ang ginagamit nila, nasa Pilipinas sila. Kaya hindi na didetect ng National Headquarters na nasa overseas sila. Kaya nakakapaglabas sila ng blue ID. Kasi ang alam ng headquarters nasa Manila sila. So parang tawag doon sa ano yung nililin lang nila ang NHQ. Panlilin lang yung ginagawa nila. So bilang ano eh kung gusto nilang magpapilit sa atin, so maganda para yung yung gusto nga ng National Headquarters ay magkaisa tayong lahat dito. So kung gusto nilang magpa-affiliate sa atin, so welcome din sila. Vice, may dadagdag lang ako. Okay. Tsaka sa yung mga member nila dati, dapat dumaan sa tamang proseso. Kasi pag hindi ka dumaan sa tamang proseso, talagang hindi mo alam kung ano yung bylaws, code of conduct. Kaya yung mga member nila, hindi rin nila alam yung bylaw natin, COC, at saka yung mga kinatawag na karapatan nila. Totoo yan, bro. Hindi. Diba, yung sinabi, kaya mahirap talaga magsinungaling sa mga member, malalaman din at malalaman ng katotohanan. So, sige, continue. Yung member ang kakamang. Si local yun, local yun. So yung pang-apat. So yung pang-apat ay parang panarang lang ito na kailangan nila makipag-coordinate sa atin para maayos na yung dapat na maayos. And yung panlima, yung about Freedom Fighter Eagle Chapter Holy Land and PGPI Israel Chapter should designate officer to coordinate with each other and work for your reunification process of Philippine Ganyans Brotherhood Incorporated in Israel, all over Israel, under one leadership. So, kailangan natin mag-designate ng yung pwedeng makaawa. Yung gusto nilang kausapin sa kabila, yung bang, hindi yung kaaway nila. Dahil, may tulay. Yung may magtutulay sa atin na para... Para mabuild yung relationship. Mabuild na para magkaisa tayo dito. Kasi pangit na magdadalawang chapter, so kaya nakalagay dito na isang leadership lang. Ano na magsasabihin doon, Vice, kung halimbawa na ano? Ha? Hindi, kung pangit siya, wapos. Kasi hindi nila anong magandang date, gusto ko makipagkamay minsan. So yan, hatred ang kanilang mga kinuha niyong pagkaganap. Hindi nila. Bawat individual sa atin, kung may kakilala tayo sa kabila, kumbaga i-build
So, yun lang, lima yung ikakasagutan na, isasagot natin. And then, kung mayroon kayong... Itong neto, kasabay itong memorandum na ipinadala sa akin itong July 27. Nakuha yung, ay, tama ba yung June 27, di ba? Nakuha niyo yung ibig kong sabihin. So, sa Makati, saan napunta itong isang ano ito? First na memorandum. First memorandum. Noong natatandaan yung nag-birthday ako, July 25, nandun tayo sa taming dagat, dumating itong memorandum, ay nakadito July 31. So that means 5 days after my birthday, may darating sa akin dapat na memorandum, pero hindi ko natanggap. At ngayon, yun, siguro, yun ang pinagtataka ko, kung bakit nila tayo inaapura. Hindi ko masasagot yan. Okay. So maliwanag ko. Hindi mo nasagot na unang memorandum. So yun ang ano doon. Hindi ko alam kung saan. Founder, dito ka. Founder, dito. Ah, magandang gabi sa inyo lahat. Mga... Okay. Nagpapasalamat ako sa mga bagong present sa dito. Especially sa mga always present. Sa mga officers na magagaling. President, president, members. Sa tutulang, na-miss ko na kayo. Parang pagkatbagal ang isang buwan. I-miss you too. Alam nyo mga bro and sis, sa oras na ito para kung... Kumbaga, nakikins ako sa mga nangyayari at saka... Maari lang sana, ay hindi nyo pa malaman kung ko yung aperture, ang mga nangyayari sa loob. Pero nandailan sa ang headquarters, sa mga namumuno ng officer. Pula. 20. Sa atin ay alam po na all of us, mga educated tayo, hindi tayo mga bata. According sa mga story at sa mga nangyayari, that is unfair. Igupit po ko sa inyo mga bro and sis dahil kayo ay mga hindi pa alam ang tunay story ng pagkapawag ng chapter style. Malakas. Noong year 2006, talagang mabasang pinursige ko ang aking panahon na almost every weekend talagang nag-meeting ako sa mga kung saan sa places na pwede pagkasalagay mo lahat yung ano dito sa pangkasalod yung battery sa madaling salita lalabas naman dyan temperature nag-success yan at unti-unti nabuo na-organize when tinatawag nating founder ko hindi naman, may sagad. So, napilitan ating chapter that year 2006 sagad na tayo naman ay takot. So, almost every year yan. So, ang mga first batch, second batch, especially the founder of the Python Eagle na yan, nang dahil sa pinakita ko sa kanila at pagpapalakis ko sa kanila, pangaral ko sa kanila, pinapuso ko sa kanila na tinuring kong masahol pa sa pamilya. Kulang lang po. Dahil wala namang required, na-plank ko pa. Pinakita ko sa kanila kung paano magkakamalasakit ang bawat isa. Ginawa ko lahat-lahat yan. So mula doon sa founder ng Eagle Chapter na yan, na tinatawag nilang Chuck Founder Bungard, tinuturing ko yan panganay na anak. Ang sabi ko siya, sa kanya, galingan mo, dahil ikaw ang panganay kong anak, kumbaga. Sabi niya, oh, press, oh, press. Almost every time, yakap, yakap. Okay, maganda po ang samahan. And then, lumaki ng lumaki. Hanggang wabot ng 2009. Ha? Nakita nyo, kung makikita nyo, mayroon tayong video dyan na naganap sa 2009 anniversary ng ating chapter. Napakaganda! Focus mo kaya, Bruno, 2010, para malapit, para makita si Founder. Okay pa rin, pero noong nagbakasyon ang isang official na si President Alice. Alice. Kita si R. Dahilan naman sa magandang layunin natin at ipakumusta din natin ang ating chapter doon sa pupuntahan niyang
anniversary ng NCR. Binigyan natin siya ng magandang babaon. Sa time na yan, tandang-tanda ko pa lahat-lahat. Ha? Para alam nyo mga bro and sis. Ha? Ito, si President Alex ng Eagle, Peter na talaga sila. Ha? Doon niya na-meet yung mga medyo may katungkulan sa NCR. Sasabihin ko sa iyo nang dahil sa ang resulta eh, that is unfair. Siya ay nagkaroon ng personal interest just because of the officer of the NCR that convinces her na siya bakit hindi ka pa magpatayo ng sarili niyo. Chapter. Ito naman si Sister Alice na to, unti-unti nila na ako ay plinano ng plinano. Hanggang sa dumating ang panahon, mayroon niya yung mga brothers and sisters na hindi nakaka-attend ng Sabado. So, minabuti at napag-usapan ng lahat na okay, I give them permission for Friday meeting. But the agenda is connected to the mother chapter. Okay. Nagtaka ako, mga kapatid, nung last na sila medyo nakaano na, nung pagbasa ni Secretary, noon pa, yung kanya na lang napagkasunduan, aba, ay gumagawa nila na sila ng sariling desisyon. So, tinap ko sila na all of us, we have to write respect, to comments, to suggest. But you have no right to make a decision. I'm sorry. So, that time, hindi ko pa rin inakala na mayroon pala sila talagang bumbo ng underground against to our group. Ngayon, hanggang sa nagkaroon ng ating trip. At doon, ako naman, alam niyo naman ako, talagang lahat naman ng tugtog, kaya ko rin sumayaw, ha? Nakaplak nila. Ha? Nang dahil sa bakante ang kanyang upuan, ha? Pinaupo nila ako doon at napakasaya niya. At tinanong ko pa sa kanya kung baka may magagalit. Sabi niya, wala press. Ah, okay. So, enjoy. Nung una, papalit-palit pa kami ng Tagayan. Yung baso ko, inaagaw niya pa, nagtatagayan kami. Hanggang sa nagkaroon ng singing contest. At yan, simple trip yan, napakaganda. Hanggang sa nabanggit niya, ha, nang dahil sa sabi niya, wala siyang partner, wala magagalit, okay lang, simple. Dance. Naghawakan kami ng kamay na pag-anong-ganong kami. Normal. Nagzayapang mali. Abi, wala naman sa utak ko ng mga anumalya. Ngayon, after that, napunta sa usapang pagdating sa mga mutik-mutik. Hanggang sa nasabi niya sa akin na may mutik siya gorgeous din. Pero malayong lugar. Nasa daw Canada. Almost 5 years na daw, pero wala naman daw nangyayari. It's useless. Hindi useless yung mabait yun, sabi ko pa nga sa kanya. Gusto mo tawagan natin. At pagdating ng kasal niyo, gusto mo ako paninong niyo. Sa pangyayari na yun, nang dahilan doon sa pag-holding hands, ah, yung pala mga umahanap na ng butas para sirayin ako. Yun. Kaya, noong pagkatapos noon, ay pinare-report na ako para gumawa ng promissory note. For what? I'm not gunggong. I'm not guilty. For what? Kung ako ay nag-aaras ako, pagdating sa mga ganyan, sexual, hindi kayo. Ha? In-explain ko sa bawat isa at sa kinausap ko si Secretary, ano ba itong problema? Wala naman akong alam, press. So ano bang ito? Ano ba ito? Pinapapaginda si press, advice doon sa akin, na para punta ako doon daw sa opisina para magpaliwanag, gumawa ng promissory note. Okay. Kinausap ko sila at nag-usap ko sa kanila, ang tanong ko sa kanila, sino mag-imbestiga sa inyo sa akin dito? Nasaan ang kasalanan ko? Kung may kasalanan ako, diretso sa police. Then we are not justice, we are brotherhood. Okay, so sa pangyayari niyan, wala akong malinis ang posisyon ko at hindi ako guilty. Okay, after that, okay, akala ko wala na. Yung pala nabuo na mga kapatid, ang kanilang grupo, dapat hanggang sa lab, mula president hanggang domestic position.
Ayan ang aking kinalulungkot at napakasakit sa akin ngayon. Dahil ang panahon ko, buong buhay ko, talagang puso to puso ang in-implement ko sa kanila. Buhay sa Budas. Ayan ang story ng Egel chapter. So, sa ating napag-usapan ngayon o ating mga narinig ngayon na memo from sa ating President Laison, Melgamit, Founder Melgamit, sana marinig mo ang explanation ng chapter. Maliwanag. Pero kailangan pakinggan nyo rin ang aming explanation, hindi lang ang kanilang explanation na paninira sa amin. Dahil sila, itinuring ko sila sa laot, sila ay tinuring kong kapamilya at anak. So sana naman, be fair, Ms. Founder Gamit. At ayon sa ating bylaws, Founder Gamit, mayroon na kaming binigay sa inyo mga kasagutan sa mga inukomplain nila. Yun ba, Founder Gamit, yun ba ay sapat na dahilan para sila gumawa ng sarili nilang pangsyon to broke the family or the group? Alam nyo ba, Mr. Founder, to all concern to the headquarters, nasasaktan lang ako at nalulungkot. Dahil hindi pera ang inibis ko dito sa Israel. Ito, brotherhood. So sana naman mag-isip kayo na hindi banking. Dahil sila lahat mga yan, sinisigurado ko, mahal ko sila lahat. Pero sila, anong ginawa nila? Anong tawag doon? Sa Tagalog, traidor. Sa Ilocano, swail. Yan lang po. So, ponder. Sana po mag-isip-isip kayo. Attention. Mga bro and sis, tahimik muna. Sandali lang. Mayroon pa akong gusto ipabot sa ating ponder. Especially sa lahat na namamahala sa ating headquarter, PDBI. So, papakilala ako, Founder, ako yung founder ng Chapter Israel, Founder Bird. Katutulang, noong before, madali nyo na akong ma-recognize ngayon dahil wala lang akong buhok. Noong una, mahirap akong buhok doon dahil sa sitwasyon. Untumisyon. Ako, Founder, hindi ko naman sa pag-aaro sa inyo. Ako ang nag-organize ang chapter dito ng Israel. So, sana maraming salamat, Founder. At someday, makikita tayo. At sana lahat ng mga problema ay maayos din. Yes! Yan ay aming pinagdaya sa inyo. At sana maging maayos din. At ang mga kablo natin na nawawala sa landas, kailangan ay mabigyan natin sila ng tamang disiplina at sundin natin ang ating bylaws ng PGBI. God bless all of us. Okay. Tod. Ah, sino pa magsasalita? Salamat, Lord. Maraming salamat, Founder, Bert, Pablo, sa yung mensahe. Tatapusin ko na yung kung kanina, so wala nang magko-comment doon, wala nang dadagdag. Approve. Papaikot na namin yun, talagang away-away. If ever ayaw nilang bumaba sa... Sasagutin din nila ng memorandum. Sasagutin nila ng memorandum. Okay, Vice. So ipapaikot namin dyan. Vice, tanungin mo muna sila pa kung may mag-object ba o wala para at least naka-video. Approve! Wala. Okay. Kasi sinabi mo naman yun ayon sa bylaw. So ayun. Ipapaikot namin doon, pipirmahan natin dalawang page. Isa okay. Yung matitira ka sa ating sekretary. Isa yung kay Press yun yung i-scan niya na ipapadala kay Founder Melgamit. Good. Sana ay ito na yung umpisa para mapalakas natin ang PGBI Israel at magkakaisa sana. Yes, natin. Yan. Magkakaisa tayo lahat. Binabalik ko na kay Press and para sa mga iba pang mga pag-uusapan natin ngayon. Naghihingalo na to.
attention. Okay, so, abot ka pa, Pres. Undergamit. Ako po yung presidente ng Israel chapter na nakakachat mo sa Skype o kaya tinatawagan kita sa personal. Bagaman hindi tayo nagkikita ng personal o sa Skype dahil minsan napuputol sa kawalan siguro ng signal. Ako yun po, parang undergamit at pinapangako ko na lahat ng mga magagandang layunin natin sa tulong ng aming founder at ang mga opisyalis at mga member ko ay sana maayos natin yung gusto mong mangyari sa grupo natin, sa kapatiran dito sa Israel chapter. So, mabuhay ang guardian, founder. Mabuhay! Sa inyong gusto mangyari to reunite the Eagle Fighter. Under. I will accept them. But back to them. Okay. Hindi ko pwede ituloy-ulit ang mga kanilang personal interest na nakasisira sa ating conscious organization. Dahil sinisigurado ko, hindi lang dito, entire sinasakop ng PGBI. Masisira ng dahil dyan nangyayari, nagkawatak-watak, wala na yung closeness ng bawat address because of the personal interest. Yay! That's it, 100%. Woo! Founder, alam ko, naintindihan nyo kung gusto nyo intindihin ang aking explanation. Dahil lahat mga yan, mula Founder Bugat to President Alice, ako ang nagbabtas sa kanila, ako nagbasbas sa kanila, lahat mga yan. Nasaan sila ngayon? Anong comments nila? Anong po nila? Ang complaint nila about against with me, that is nonsense. That is normal only for the human being. Founder, gamit, sana maintindihan mo. Dahil ito, hindi lang dito, masakit man ang loob ko. Hindi personal ang aking iniisip. Kundi sa mga kamembro natin na ito, sa mga nagsasakripisyo na para lang ipapaganda ang ating samahan. At kung yan ay tolerate natin sa mga virus sa ating samahan, sinusigurado ko, founder gamit, ang PGBI magiging nonsense. At kung yan ay tolerate, sinusigurado ko rin, wala nang silbi ang lahat-lahat ng ating pinagsakripisyon. Maraming salamat, founder gamit. Founder, pakilala ka. Para makilala ka ni Founder Melgamit na ikaw ang founder dito sa Israel. Gamit, ako ang chapter, PGBI chapter Israel. So, gusto ko rin, kung sino man sa inyo, humihingi ako. Founder.